Yun. Thank you, Chef Teresa, for the ano, introduction. Na-touch ako. So, ano, yung dish na gagawin ko ngayon, very nostalgic. Lagi siya nakikita pag may fiesta. Well, ako, nung bata ako, lagi siya nakikita nung may fiesta. Ano bang tinitira mo lagi? Hindi po, yung karne. Halata naman. So, ang pangalan ng dish, ano, pescado con mayonesa. So, fish and mayonnaise. Medyo Spanish yung dating niya. Natutunan ko rin ito kay Chef Jim Gonzalez. So, ang ingredients natin, para sa homemade na mayonnaise natin, kailangan natin ng egg yolks, dalawa. Kailangan natin ng oil, yung pang-emulsify. Kailangan natin ng lemon juice, kailangan natin ng mustard, tsaka salt and pepper. Yun. So, pwede na natin gawin. Okay. So, itong dish na to, nakaka-ano to, no? Nakakalaki ng muscle. Pwede ba yung itlog ng itik dyan? Hindi ko po nasusubukan, pero mukhang pwede. Mm-hmm. Pwede po. So, unahin natin yung egg yolk. Medyo beat natin konti. Lalagay tayo ng oil. Pero ano lang, patak-patak lang. Okay. So, well incorporated na yung egg yolk sa yung oil, lagay ulit tayo. So nakikita nyo, medyo kumakapal na. Medyo konti pa. Konting exercise pa bago kumain. Oil na naman, ha? Oil na naman. Hindi mo pwedeng ilagay na minsan na lang yung oil? Hindi po. Kailangan yung helps yun improvement every time. Ma-overwhelm po yung egg yolks natin, okay. Hindi rin siya mag-emulsify. Okay. Medyo kumakapal na siya. So yan na, medyo nag-emulsify na, nag-bind na yung egg yolk sa yung oil. Ngayon, pwede na natin siyang lagyan ng lemon juice. So, yung lemon juice para may konting tang yung okay. Salasa. May pangkiliti. Mm-hmm. So, lagyan din natin ng mustard. Kulay tsaka okay. Dagdag lasa na rin. Yung kulay yan, yung mustard? Opo. Siyempre, kailangan natin siya isiso ng okay. salt and pepper. Salt and pepper. Depende rin yan sa taste mo lang. Depende rin po. So, tingin ko po ready na to. Lalagay na natin ngayon yung ano natin. Application, ha? Yung ating mayonnaise. And it tastes good, ha? Yung mayonnaise. Apo. Maasim. Opo, iba po talaga pag homemade eh. Yan puro sa labas lang yan? Sa labas lang po. Okay. How important is the presentation? Kasi sabi nila, when you cook, ang pagluluto po kasi, ang pagkain, dapat sensory, gumagana ng mata, ang tenga, ang ilong. Oo. Oh. Siyempre, lalo na yung panlasa. Mm-hmm. So, all senses almost, ha? Opo. Pag
appealing to the eye yung pagkain. Minsan sumasarap talaga siya. So ayan. So, ngayon, lalagay natin yung ating toppings na. Okay. Carrots. Ba yung ano, yung application generous always? Opo, kailangan. Meron tayong black olives. Black olives, right. Chopped. By the way, how long did you steam that? 45 minutes. Po. 45 minutes, no? In boiling water lang? Opo. Okay, boiling water. Bali, ano po siya? Estimate ko po mga 1.2 kilos na isla. Okay. Nagdagal lang natin yung carrots. Hindi, so hindi kailangan nalalagas yung laman, di ba? Hindi po. Kailangan medyo firm pa rin. Pero what's the preferred fish for this? Lapu-lapu. Lapu-lapu. Kadalasan. Meron tayong green olives. Meron tayong chopped na egg whites. Ah, again. Egg whites. Okay. Yung ginamit mong ano, pang mayonnaise. Yung... Ako. Oh, yun. So, medyo pagdigan na lang natin ang konti. And that's something that's parang one of the top na ano eh, yung pinapakain sa mga bisita. Opo. So yun, there you go. Oh, ganda. Pescado con mayonesa. Okay. Or fish in mayonnaise. And this time, I have with me the one who runs the show. Dito po sa Center for Asian Culinary Studies, si Mr. Chef Mark Bernardino. Welcome to the show po. Welcome din po sa eskwela namin, sir. So, ito branch lang ang Subic Bay, right? Opo. Actually, pang-apat na branch na po siya. Meron, ang main po namin nasa San Juan, okay. Sa Pigivara. Meron din po sa Cavite, meron din po sa Davao. Tapos, ito na po. You're looking for urban centers? Or what? Yung mahilig na mga probinsya sa pagluluto or what? Opo. Ganun. Parang ganun na nga po yung... Dapat sa Pampanga, meron kayo. Kaya lang, may nauna ata sa inyo dun, marami na. Marami na po. Okay. Anyway, bakit ka napasok dito? Alam ko mahilig ka sa food. Opo. Halata naman eh. Okay. Pero bakit talagang pinasukan mo na as a business? Hindi ko masabing passion ko. Mm-hmm. Pero may nakapagsabi kasi sa aking matanda na sa panahon ng taghirap, dapat ang negosyo mapagkain. Mm-hmm. So sinunod ko siya. Okay naman yung nag-resulta. Narinig, dahil yung pagkain, hindi tumitigil lang ng pagkain ng tao. Tama nga po. Diba? Opo. Mukhang tumama ka sa pinigil ng ano. At hindi ka naman nagsisisi. Hindi naman po ako nagsisisi. Nag-expand ka pa eh, so hindi ka siguro nagsisisi. So, but you also enjoy what you do. Opo. Yun yung mahalaga doon. Kanina yung unang naka-interview si Tre, siya natapos ng course yung may diploma, opo. 1 year pala yun. So, dito sa yung, sa center, maraming courses. Can you please tell us? Well, meron po tayong yung basic course natin. Mm-hmm. Kung tawagin yung basic skills and pastry. Mm-hmm. Pastry, ano po siya? Mga cakes, mga matatamis po. Mm-hmm. Po. Kasama na rin po doon yung cuisine. Mm-hmm. May mga international lectures, may mga international na programs din. Kasama na rin po doon. Ano po siya, 80,000 pesos lang all in na. Kasama okay. na yung uniforms, kasama na yung ingredients, kasama na yung chef's kit. Gano'ng katagal yan? Minsan po meron kami 3 times a day. Ang kinalalabasan niya, mga 2 months lang po. Two months, two okay. and a half, ganun. Meron po kami, yung ngayon namin, every Saturday naman.
Mga 5 months po yun. 5 months. Opo. Pero pagkatapos nila na mayroong certificate, di ba? Mayroon po, NC2. Makakatrabaho na yan. Opo, pagkatrabaho na yan. Pang ano na yun, pang bugbugan na pong ano yun. Ano na tinanong ko rin? Pang mayaman ba itong porsyon? Hindi naman po eh. Kasi nag-umpisa naman po ako na ano eh. Nawala rin eh, na nag-aaral ako. Pero mayroon kang magulang. May magulang ako na meron. Full support. Opo, opo. Oh. So, pero ano, hindi naman po, kasi kung talagang gusto mo, hindi naman siguro usapin ng pera yun. Pag talagang gusto mo yung isang bagay. And the promise is there, the potential is maganda, there. Maganda po ang... The growing population, tapos especially Central Luzon, may Clark, may Subic, may airport, may seaport. So talagang may promise, ha? Opo. So what do you tell your students before you teach them the rudiments of... Unang-una, sinasabi po sa kanila na sa TV lang pogi ang chef. Mm-hmm. Sa totoong buhay, napakahirap. Sobrang hirap. Nagtrabaho po ako sa Cafe Isabel sa Manila, sa main ano namin, campus. Okay. Ako po yung nag-sous chef doon. Meaning ako po yung second in command doon sa executive chef. Mahirap. Talagang sobrang hirap. Military din, no? Parang bootcamp. Bootcamp? Mm-hmm. Sobrang hirap. So, totoo yung minumura ko minsan ng executive chef? Hindi po maiwasan kasi kasi parang toxic nga yung environment. Oo. May sumisigaw talaga, may nababasag, may natatapon na pagkain, parang gano'n. Pero at the end of the day, parang, wow, nakapagpakain ako ng mga tao. Tapos sarap, nag-enjoy pa sila. Nag-enjoy sila. Mm. Tinawag ka, pinasalamatan ka, sarap sa pairap. It means a lot. So, pag ganyan, dinatagdagan mo ba yung anong lalo? Yung hindi na po. Baka po bangungutin eh kasi lalo. So, ano pa yung iba? Yung ano yung iba na yung short courses na ino-offer mo? Meron po kami yung ano yung lifestyle courses namin. Like for now, meron kami ino-offer na sushi, Japanese course. Mm-hmm. Turuan kayo mag-sushi, turuan kayo mag-Japanese pastries, turuan kayo mag yung eccentric na Japanese foods, yung mga modern na. Ano po yun? Isang araw lang yun. Mm-hmm. 10 to 4. Minsan, 10 o'clock to 4 o'clock. Oh. Mm-hmm. Minsan po, 6 after office. 6 okay. to 10, parang ganun. Tapos ano lang po siya, siguro mga 2,000, 2,500. Oh, okay. Marami. Tapos ganun na rin po, sagot na rin po namin yung ingredients. Iuwi nila, ano yung ginawa nila, kakainin din nila. O yung pang ano, Koreano, kasi sa Angeles ngayon may Korea Town eh. Meron din po kaming ganun, may offer din po kami. Koreans. Opo. Mm-hmm. Mga samyupsal, ganun. Meron po. Ang dali-dali naman nun, di ba? Opo. Yung sopa-sopa sa ata nila yung ano eh. Opo. Yung medyo... Mga kalbi-kalbi. Oo, tama. So you study the trends all over the world also. Nung nasa Cafe Isabel po kasi ako, naswertehan ko po na sinasama nila ako sa ibang bansa. Okay. Nila Chef Gino Gonzales, Chef Gino Gonzales. Taga-Pampanga tayo. Taga-Pampanga, okay. Taga-Apalit po. Yun. Medyo natutunan ko rin yung pagkain. Yung Pampanga na yung kasabihan na magaling talaga sa food, especially doon. The women of Pampanga, is that a myth or is that something real? Totoo po eh. Mm-hmm. Totoo siya eh. Mm-hmm. Eh kasi yung sila Chef Jean, meron silang sulipan style ng pagluluto, meaning old Pampanga. Okay. Sulipan is ano, nowhere to be seen on the map anymore. Oh, sulipan. Nawala na. Pero sila yung may hawak ng mga recipes, sila yung may hawak ng mga pagkain. Yung mga sa lola, di ba? Mga heirloom recipes. Minsan, nakasulat pero maraming beses, word of mouth lang. From a lola to a daughter and then to a granddaughter, parang ganun lang. Parang ganun din po yung kanila. Yung sa kanila. Kasi yung family po niya yata, yung parang nagki-cater na nun, nung unang panahon pa. Unang panahon, nagki-cater. So talagang linya. Talagang linya po nila yung pagkain. Pero alam mo, ordinary is isang Pampanga home. Meron talaga marunong at mahilig magluto for guests, for the family. Opo, meron po talaga. Tsaka nakita ko na iba yung hospitality ng mga Kapampangan. Mm-hmm. Hindi ka uuwi na ano, walang loot bag. Sanay sila maghanda. Sanay sila maghanda. Kahit minsan nanguutang nilang iba para makapaghanda sa piyesta. Opo. Talagang dinadayo naman ng marami. So, you know, Clark & Subic is expanding. Opo. Is this part of your decision to be here in the area where the action is? Opo. Unang-una po, pinag-aralan namin yung demographics nitong lugar. Actually, ang first choice ko po, Baguio. Mm-hmm.
Kaso parang sabi nung partner ko, which is my mom, layo niya, nanak, sabi, dito na lang tayo, Subic na lang, second best place. Sige ka. And hopefully you go to, ano, you go to Pampanga. Opo. Kasi talagang doon, marami tayong kalaban, pero... Actually, marami... may mga students po ang galing Pampanga. Oh, mm-hmm. Nandito sila everyday, galing Pampanga. Susubic pa, ha? Susubic pa. Meron ng architects, no? Opo. Okay, so, Mr. Martin, no, chef, ikaw, sabi mo hindi passion ito, pero it appears na parang passion na rin for you, especially now, that almost every day your life is revolving sa kitchen. Opo. Mm-hmm. Naging passion ko na rin po kasi, well, hindi ako naging mabuting estudyante nung college. Mm-hmm. So, parang tinamad akong maghanap ng trabaho kasi wala na, lagi akong nare-reject. Mm-hmm. So, iniisip ko ano gusto kong maging talaga. Mm-hmm. Sabi ko, ayoko humarap sa tao, ayoko humarap sa computer. Mm-hmm. Ano bang pwede? Siguro so, magluto. Luto na lang. Mahilig ka bang tumitikim-tikim sa niluluto mo? Opo, mahilig po ako. Along the way? Is that your science now? Alam mo na kung ano pang idadagdag, ano? Opo, alam ko na rin po ngayon. So, anong specialidad mo? Specialty ko, actually, ano po eh, pastry. Pastry? Yeah. Kasi po, pag lumalabas kami ng bansa, o kaya pag magkakasama kami nila Chef Jean, ako yung tinatambak nila sa pastry. Sige, ito na nga lang sa akin. Sige. Merong tagasagot sa inom, merong tagasagot sa pastry. Meron. Okay. So, when you travel, it's also education for you. Opo. Mm. Tsaka po yung pag-ikot-ikot namin, pagkain-kain namin sa labas, yun, education po sa akin. Hindi lang kayo nag-enjoy sa pagkain, pero inaaral nyo rin. Inaaral din po namin. Yung food. Opo. Okay? So, we have a few minutes left. What do you want to tell our audience dito sa Central Luzon? Well, we're here now in Subic. Bisitahin nyo kami. Kung gusto nyong matuto magluto ng tama, may ibig sabihin yung may pundasyon backing yung may basic, may, no? may basic, you know, fundamental. Kasi classical po ang pundasyon namin. So French, Italian. French. Yun yung hindi nawawala eh. Mm-hmm. Mga ganun. Mali daw yung ano natin? Yung spaghetti natin ng Pinoy, na manamis-namis masyado. Actually, mas sikat pa siya kaysa adobo. Yung spaghetti chop. Oh, spaghetti chop. Mas sikat pa 'yon kasi kahit sa Mindanao may nagaganon. But do we have something yung Thai, meron sila, 'di ba? Meron yung po. Yung asim-asim nilang sabaw. Ano kasi tawag doon, yung Thai, ano? Yung tom yam. Tom yam. May sinigang din po tayo. We're being known for adobo, di ba? Adobo. Pero yung spaghetti chop ang talaga. Spaghetti chop po. Kahit saan nyo tignan, magmula Luzon hanggang Mindanao. Alam na namin ngayon. May naghahanda ng spaghetti chop. May pangalan pala yung ginagawa namin, no? Opo. So, yung sweetness, no? Sweetness. At ano pa yung... What do you want to tell them? Well, maraming makikinig sa'yo, maraming manunod sa'yo. Ako nga po eh. Mm. Yun, you wanna invite yung mga gustong mag-aral, ha? Dito? Opo. Siyempre, so, lang, diba? Malapit lang, wala pang isang oras. Mm. From Pampanga. So yung mga parents, no, na kuminsan nagkakagulo sa bahay, hindi nila alam kung anong papaaral sa kanilang mga anak, this is probably a good choice. Meron ngayon gusto magpapilot ng anak, no? Million din yun, mga 8 million, 4 to 8 million, no? Ito hindi naman magagastos ng ganun, pero after... At least yung nakatapos sila ng isang one year course. 1 year. They can go anywhere. Battle ready na po yung battle mga, ready na. Pwede na rin magtayo ng sariling business. Pwede na rin po yun. Okay. So chef, thank you very much. Thank you po. Thank you. At i-invite pa rin po natin sila some other time dito ho sa ating programa, mga kaibigan. I did have a taste of this and the crew did have a taste of this and they like it. Ako nga, kahit ito lang. Wala pa yung manok. Sabi ko, kahit dito yung itlog na, titry mo na yan. And this is good, really. Tikman niya natin yung ginawa. Pwede pili nito. Good. Salamat po. Pero mga pala magluto. Dahil sa'yo. Tignan mo yung mayonnaise ng sabi ko. Good. Mayonnaise. Yeah. If I have mayonnaise like that in the house every time, ang dami kong uubusin yung flow. Like salads lang. Oo nga. Oo. I'll have a taste of this. Firm, huh? Oops.
Sorry. I'm sorry. This is the best part, you know, eating. Mm-hmm. Kung hindi po ako nag-workout, malamang. Because I really love, food. Kasi dali mo na yung stuff to work mo. Oo nga po, nakamiss na mag-surfing. So guys, thank you. Thank you for your demonstration. Thank you for all the information that you've given us in this episode. Anytime po ito. And let's invite you again for the radio. Opo. Para malaman ng munggit ng gusto ng lahat. Meron kayong show dito. So, super great. Malago na lang. Sabi niyo nga sa akin kanina, everyday mayroon mga taga-pampanga. Yeah, meron po. May taga-tarlap. Oo. Taga-pampanga, taga-bataan. So close, ha? Malago. Kasa limited, yes. Opo. Basta po na may daan. It's very convenient. Yes. So, let's see each other here. Okay. Parang never too late, no? Parang ako sila rin kumakain eh. Mangangain lang ako, hindi ako nag-aaral ng pagluluto. Parang somebody does the cooking for me. So, kay Chef Mark, Chef Therese, thank you very much. Thank you po. I'm sure they'll have a nice day watching this. Thank you po sa inyo lahat. And imagining how it's so good, ah. Huh?